Leslie, ano-anong mga lugar dyan sa Pampanga yung hindi passable sa mga light vehicle? Yes, aga, hindi pa rin passable sa mga light vehicle ang Itel-Itel Campa sa Santa Cruz Road sa Masantul. Gayon din ang Sumpong Bridge, Santo Tomas Minalin Barangay San Vicente, Santo Tomas Minalin Road, Barangay Takasan sa Santo Tomas. Ang CDCP Santa Monica going to MLEX, La Trevi Road, Santa Monica, San Isidro Purok 1, De La Paz, Tolaok, Santo Domingo Road, San Simon Section, Quezon Road, San Isidro, San Miguel sa San Simon. At not passable na talaga ang San Nicolas, San Simon. Pansamantala namang sinara ang Pasig Potrero Bridge, SETEC portion sa Torak dahil sa isinasagawang inspection. Lahat ng sasakyan na papuntang Manila ay dadaan na sa alternate road papuntang Olongapo, Gapan Road, Torak Megadike West, Torak Megadike East, Torak Santa Rita, Guagua Provincial Road sa Torak. Gayon din sa bayan ng Candaba, Santo Tomas at San Luis, Makabebe, Binalin at Bacolor. Ongoing naman ang construction ng Department of Public Works and Highway sa Valdez Bridge at Fortuna Bridge. Samantala, nasa red alert status na ang level ng tubig sa Pampanga River. Batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Pampanga, as of 5 p.m. ng July 30 sa Sulipan, Palit area ay nasa 3.77 meters na ang level ng tubig. Sa Arayas naman ay nasa 8.35 meters, Candaba nasa 6.49 meters. Aabot naman sa 232 ang mga barangay na lubog na sa tubig baha mula sa bayan ng Arayas, Lubao, Santo Tomas, Asmuan, San Luis, Apalit, Candaba, Mexico, Minalin, City of San Fernando, Masantol, Makabebe, San Simon, Porac at Santa Ana. Limang bayan na sa Pampanga ang isinailalim sa state of calamity dahil sa tindi ng epekto ng baha. Kabilang na dito ang Makabebe, Santo Tomas, San Luis, Masantol at San Simon. Nagpapatuloy naman ang rescue operation sa bayan ng San Simon at Apalit. Mamayang hapon, kabilang sa mga maghahatid ng ayuda, ang Members Church of God International Disaster Response and Rescue Team o MCGIDRRT at UNTV News and Rescue sa bayan ng Apalit, Makabebe at Masantol. Pinapayuhan naman ng mga health experts ang ating mga kasangbahay na may sugat sa paa, kung maaari ay magsuot ng bota kapag lulusog sa baha upang makaiwas sa mga sakit gaya ng leptospirosis. At yan muna ang balita mula dito sa Apalit, Pampanga. Balik sa iyo, Aga. Leslie, dyan sa Apalit, ano, humupa na ba yung baha dyan at meron bang mga residenteng inilikas na dyan? Ayon sa nakapanayam natin, Aga, no, na si Chief ng MDRRMO, may ilang mga residente, particular dito sa Northville, na inilikas na sa mga evacuation center dahil sa sobrang taas ng tubig. Even sa ibang lugar po sa dito sa Pampanga, gaya ng Masantol, Minalin, San Simon, meron na rin mga inilikas dahil may mga nakapanayam din kaming mga residente na sinasabi nila, first time itong nangyari sa kanila na ganito kataas yung tubig. Kaya may mga nagpa-rescue rin sa atin kahapon sa parte ng San Simon. Dahil yung San Simon, mas matinding pinamaan ng pagtaas ng tubig. Out of 14 barangay ng San Simon ay nasa 10 na ang lubog sa baha. Dito naman sa Apalit, out of 12 na barangay ay nasa 8 barangay na ang lubog sa baha. Aga. And Leslie, kumusta yung traffic situation dyan sa bayan ng Apalit? Lalo, alam natin, ginagawa yung mga kalsada ngayon dyan. Yes, aga, isa nga ito sa nagpapadagdag ng traffic. Buwag tumataas yung level ng tubig dito sa mismong MacArthur Highway sa main road sa Apalit ay isa to sa nagkukos ng traffic yung bako-bakong kalsada. Ang ginagawa nila, bukod sa iniiwasan din yung tubig, iniiwasan din yung bako-bakong lugar. Kaya tukos ng sobrang haba ng traffic. Mula Palengke, umaabot na sa San Agustin, Barangay San Agustin Road. Aga. Base sa karanasan, Leslie, mga hanggang kailan ba bago humupa yung baha dyan sa Apalit? Depende aga dahil yung ibang mga nakapanayam natin dito, no, sinabi nila na minsan na linggo
linggo umaabot, pero doon sa iniintay kasi na bumaba rin yung mga yung level ng tubig sa Pampanga River. Kaya linggo, yung ibang lugar na medyo talagang sobrang bahay gaya ng Makabebe at Masantol, minsan umaabot ng buwan. Okay, maraming salamat, Leslie Huida.